Dahil ang QuickBooks ay isang accounting system o accounting software, gumagamit ito ng double entry. Ano yung double entry? Ang double entry ay nangyayari every time meron tayong ginagawang transactions dito sa loob ng QuickBooks o kahit sa accounting natin. Every time nagtatransact tayo ng credit invoice, may double entry nangyayari dyan. Every time nagpa-pay bills tayo, may double entry na nangyayari dyan. Sales receipt, record deposit, refunds and credits, at iba pa. Ano itong double entry? Ang double entry, bago ko i-explain, gusto ko lang sabihin sa inyo na ito explanation ko ay hindi standard. Ito yung shallow o mababaw lang na pagkakaintindi ko o yung simple explanation ko lang. Yung double entry na nandito sa QuickBooks o kahit sa accounting ay tinatawag na debit-credit. May debit tayo sa isang account at kini-credit sa isang account. Ngayon po sa mga hindi accountant o hindi accounting or kahit walang background sa accounting, pwede nyo po itong i-skip. Sa mga accountant naman or accounting, pasensya na po kung may mali ako, tinuturo ko lang po sa inyo kung saan kayo pupunta kung gusto nyo mag-adjust o gumamit ng general journal. Para umpisahan, makikita natin ang general journal dito sa QuickBooks, dito sa company, tapos make general journal entries. Okay lang natin to. I-close ko na itong homepage para wala tayong distraction. Itong window ng Make General Journal Entries, makikita natin dito na meron tayong date kung kailan natin ginawa yung adjustment sa account at entry number for security trace. Meron din po itong option kung nag-a-adjust kayo o hindi. Kung hindi, i-uncheck nyo lang. Mostly, naka-check po ito. Maximize natin. Dito po, mangyayari yung pag-adjust sa mga accounts sa general journal. For example, itong bank, magde-debit ng 100, tapos i-credit sa equity na 100. Kaya kung makikita ninyo, either para po to sa mga hindi accounting ha, or hindi accountant or walang background sa accounting, debit, credit. Double entry po yan. Dito ilalagay yung memo, yung mga explanation na gusto ninyo. At ito yung mga involved na mga pangalan, like kung customer ba or vendor. Ito po, kahit ilang accounts ang ilagay ninyo, as long as mabalance po kayo sa inyong adjustments. Kunwari, ito ay 400. Ganyan po ang labas niyan. Ganyan po yung gagawin ng mga accounting natin or mga accountant natin. Para maging balance. 400, 400. Sa mga accounting or accountant, naiintindihan na nila to. Pero sa ating mga hindi marunong sa accounting o walang background sa accounting, medyo kailangan pa natin itong intindihan ng mabuti. Kaya, para sa mga accounting natin or accountant, dito nyo po gagawin yung mga adjustments na gusto ninyo para gawin sa mga chart of accounts ninyo. Kayo na po bahala. Ngayon po, sa ating mga previous lessons, may pinakita po ako sa inyo na ginawa natin sa ating mga chart of accounts. Dahil itong general journal natin, babalikan natin ito mamaya. Sa ating previous lesson, dito sa chart of accounts, kung matatandaan ninyo, itong Banco de Oro, gumawa tayo ng adjustments. Ang ginawa natin, ni-right-click natin, tapos edit account, nag-click tayo dito sa change opening balance. Pero hindi natin ginawa dito sa account register. Ginawa natin ang ating adjustments dito sa ating Banco de Oro, kaya naging 5,000, dito sa banking, tapos reconcile. Erase ko lang to.
ito po yung last nating save sa ating Banco de Oro na Reconciliation. Kaya nagkaroon tayo ng 5,000. Anong nangyari pagkatapos natin itong isave? Anong nangyari po pagkatapos natin isave ang reconciliation, may nangyari sa general journal natin. Cancel ko muna ito. Open ko lang itong ating account register sa Banco de Oro. Open natin yung company, tapos make general journal entries. Okay natin. Dahil kakasave ko lang nitong Banco de Oro last time, mainit-init pa yan, kaya bago pa yan. I-back lang natin gamit itong previous arrow. Makikita natin itong 2,636 na adjustments dito sa general journal. May nangyari din sa general journal natin pagkatapos nating reconcile yung ating bank para magkaroon tayo ng 5,000 na balance. Tabi ko muna ito dito, tapos i-open natin itong banking, tapos reconcile. Tapos, Banco de Oro. Ang nangyari po, pag-reconcile natin ng 5,000 dito sa reconciliation, merong difference between sa old balance niya at sa 5,000. At ang yun ay 2,636. Kasi ang previous balance ng ating BDO is 2,364. Pag-reconcile natin ng 5,000, nagkaroon ng difference na 2,636. Kaya ang ginawa ni QuickBooks dito sa ating general journal ay nag-add siya ng 2,636 para maging 5,000. I-close ko na itong reconciliation natin or reconcile na window. Balik tayo sa make general journal. Itong general journal natin, ang ginawa niya, ginamit niya ang account or ang bank account na Banco de Oro, tapos nag-debit siya na difference na 2,636. Tapos nag-credit sa reconciliation discrepancies. Ano itong account na ito? Ito ay expenses. Gumamit si QuickBooks na expenses na credit para ma-adjust ang account na Banco de Oro. Kaya na-achieve natin yung adjustment na 5,000. Tandaan ninyo, reconciliation discrepancy kasi nag-adjust tayo or nag-change, may binago tayo. Kaya expenses yan. Paano kung beginning? Meron din. Gawin natin. Close muna natin lahat. Balik tayo sa chart of accounts. Kunwari, other asset gagawin natin. Click natin yung account, tapos new. Tapos other asset. Continue. Tapos dito pa lang, gagawa na ako ng opening balance. Kunwari, 8,000. As of August 6, 2023. Okay. Lagay ko na lang dito my asset. Then save and close. Automatic paggawa natin ng my asset nating description ng type ay other asset, magbeginning kagad tayo ng 8,000. Ano kaya nangyari sa general journal natin dito? Ano kayang ginamit ni QuickBooks sa ating other asset as debit or credit? Company, make general journal entries. Back natin. Lakihan ko lang ng konti. Ang ginawa ni QuickBooks, ginamit niya yung ating my asset na other asset
nag-debit siya ng 8,000. Tapos, nag-credit dito sa opening balance equity. Dahil ito ay beginning, gumagamit si QuickBooks ng opening balance equity as beginning. Kaya pag-create natin ng beginning balance niya, automatic gumawa si QuickBooks ng double entry dito sa Make General Journal. Para ma-achieve natin ang 8,000 na balance, kailangan meron ding 8,000 sa kabilang account as credit. Nag-credit kay opening balance equity at nag-debit dito sa ating account na other asset. Kaya po every time na may ginagawa tayong beginning balance or any change sa mga balance, meron pong nangyayari na double entry. At makikita natin to sa general journal entries. Kaya every time na gusto nyo mag-check kung ano yung ginawa ninyong mga adjustments or beginning sa ating mga chart of accounts, makikita ninyo dito sa Make General Journal Entries. Na-explain ko rin po sa inyo na hindi po lahat ay may beginning or pwede natin ma-change yung mga balances ng mga accounts na ito. Ulitin ko po, itong create new account at ito po yung mga hindi natin pwedeng gawan ng beginning or change sa mga balances. At ang the rest na hindi natin napili, yun po yung merong beginning or pwede natin ma-change yung balance. At itong mga account naman na pwede ma-change ang balance or pwede natin gawa ng beginning, every time po nagagawa tayo ng beginning balance sa mga ito, lagi po nilang gagamitin automatic ni QuickBooks ay ang opening balance equity. Dito po lahat mapupunta ang mga beginning natin. Yung mga opening balance natin or mga beginning balance natin, dito lahat mapupunta. Kaya kung i-click ko to, siguro may mga nagawa pa ang mga beginning, tingnan natin. Ayun po, mag-beginning ako ng personal fund dati at ngayon na may asset. Tandaan ninyo, lahat po ng mga account na merong beginning option or change balance options, pag gumawa po kayo ng opening balance, dito kaagad sa opening balance equity mapupunta yung beginning balance ninyo sa general journal. Sa mga accounting or accountant, kung ayaw nyo to, pwede nyo pong i-adjust dito sa Make General Journal Entries. Pwede nyo po itong baguhin manually. Ganyan po. Tapos save. Maraming pwedeng gawin ang mga accounting or accountant natin dito sa General Journal Entries. Kaya tayo mga walang background sa accounting or walang experience sa accounting, pwede tayong magpa-guide sa kanila kung paano ito gamitin. Sa mga accounting or accountant, ito po yung general journal ng QuickBooks at dito nyo po pwedeng gawin yung mga adjustments na gusto ninyo. Kung makikita nyo rin, sa ating Banco de Oro, right-click ko or double-click, itong account register natin, makikita ninyo, maximize ko lang, na reconciliation discrepancy ang ginamit niya as expenses. Kung titingnan naman natin yung ginawa natin na beginning, dito sa ating other asset, double-click natin. Maximize natin yung account register. Kung makikita ninyo dito, opening balance equity. Sa ating mga accountant or accounting, pwede rin po kayo mag-adjust gamit ang account register. Kung saan po kayo mas komportable or mas madali para sa inyo, pareho lang po yan. Kasi ito pong account register, good as one account for my asset,
kung ano ilalagay niya dito, ito po yung para magiging credit niya or debit. Kaya ganun lang po ang paggamit or location ng journal natin at ng ating account register. Ang account register at general journal, may similarities po yan. Depende po sa inyong gusto na paggamit. Kung saan po kayo mas comfortable.